Hello guys, it's April 13, 2021 and we are now live at Watermax Enterprises, the best water refilling station manufacturer in the Philippines. Ayan, dito na po tayo sa numero uno na manufacturer ng water refilling station sa buong bansa. Ang tinatawag nating pambansang tubig, ang Watermax Enterprises. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at please do like and share and subscribe this channel para po matutunan ng mga entrepreneur ang ating mga negosyo. Yan. So guys, marami akong kwento sa inyo mamaya, but hold on lang. Before that, abangan natin yung mga topic nating pag-uusapan mamaya-maya lang. So guys, ano ba yung mga abangan nyo na topic ngayong araw? So ang topic natin mamaya, question again galing sa ating YouTube channel kay Darlene Ovelias. Ayan. Obedibas, sabi niya. Paano po patataasin ng pH level ng alkaline water? So, yun yung isang topic na hintay natin. Kay Mildred Terrado, Sir, need po bang palitan ang RO pump motor kapag nag-upgrade ng double membranes? Ayan. Kailangan nga ba yun? So, alamin natin yan mamaya, guys, no? And then, mayroon tayong pangatlong topic. Kay Lawrence Sand, sabi niya. Lawrence Sand, sabi niya, Boss, makakontaminate ba yung deep well water kung malapit sa septic tank na gagawin? So, sabihin, magkalapit daw yung septic tank doon sa ating deep well. Makakontaminate daw ba yung ating water source? So, yun yung tanong niya. Kay Alberto Garcia, Sir, yung wastewater ba ng water refill ay tapo na sa drainage o kailangan pang ma-recycle sa tank? Ayun. So, alabangan natin yan mamaya. Kay Ruby Martinez, paano po pababain ang pH level ng alkaline water? So, yung isa, nagtanong, paano rin papataasin ang pH level? Well, yung isa naman, paano rin papababain yung pH level? So, alamin natin yan mamaya. Okay? Bago natin na sagutin yung mga questions na yan, syempre, gusto ko munang basahin yung mga comments sa ating comment section dito sa ating YouTube channel. Okay, so basahin muna natin ng mga comment. Paki-share naman po yung ating video dito sa ating Facebook page. O, sa mga viewers natin, no? Shout out po sa ating 21 viewers. Ayan. Okay, guys. O, sa ating YouTube ang mga comment section, sabi ni Bergy Guerrero Muller, sabi niya, para akong nag-aaral. Ang dami kong natututunan. Looking forward to having my own water refilling stations. God bless us all. Alright. Good feedback, no? Si Darwin Abiso. Kuya Fred. Kuya Fred, tatay ko yun. Kuya Alfred. Marami po akong natututunan sa mga videos mo. Sana one of these days maging partner tayo sa water refilling station business. Sure po. Si Elirio Erigua. Good evening po. Kuya Alfred na lang. More power po sa Watermax. Hello po, Sir A. How do you read that, bro? Aylor. Huh? Aylro. Bro, help me. How you read that name? Aylro? Aylro. Elro. Hello, shout out sa iyo, Elro. Nanonood siya ngayon. And si Nestor Tumakip. Ayan, ang galing, sabi ni Nestor. And si Kawater Vlog TV, so sa YouTube channel ulit to. Good morning, Sir Alfred. Ang dami kong natutunan sa mga ibinabahagi mong video. Thanks for sharing. Ayan. So yung mga sharing videos and ideas na ating binibigay sa ating YouTube, sa ating mga viewers at subscriber, yan, we are much happy to share you yung kakaprasong knowledge na alam natin. Ayan. Ay, grabe ngayon si ano, no? Yung gym instructor motivator, no? Si Rednon ba? Labrador? Pangalan nun, no? Trending siya ngayon, no? Binabash siya ng kwan. Actually, marami rin ako nakuha ng informative video sa kanya, kay Rednon Labrador, eh. It's a gym instructor na motivator. Kaya lang siguro na misinterpret nila yung iba. Siguro naging pangit yung tugon ng mga sagot niya sa ibang netizen. Kaya siya nagkaganon. So, nabash actually. So, sad life.
Pero sana makaano ulit siya, makabangon ulit siya doon sa kanyang channel. Ayan. Ayan. So actually he's a motivator and I'm one of the fan, no? Ni Rednon. Rednon Labrador ba 'yon, yung gym instructor? Gym instructor motivator. Ayan. So 'yun. Ayan. Sad to say, no, na-delete yata yung account niya. I don't know. So siguro sa daming reports. I don't know kung paano nangyari. But anyway, keep it up, bro. Since you are the motivator and you're still motivating us, eh, kayang-kaya mo siguradong tumayo sa sarili mo pa. Ayan. Kanina, ano, I'm proud, no, na meron tayong isang client na natulungan, actually. Kausap ko via phone. So, this client is already parang gusto niya na mag-give up sa kanyang water refilling stations. Ayan. If you want to know the story about that customer, you can comment down below. Ayan. Kung gusto niyo pag-usapan natin yung story, I know may mapupulot kayong aral doon, guys. Comment down below kung gusto niyo pag-usapan natin kung paano ko siya minotivate sa kanyang water refilling station. Although, he's already frustrated na eh. Gusto niyang mag-stop na. I will not mention the name para at least for the safety purpose. Pero if you want me to share the story and for you to learn of that story na yon, I know may makukuha tayong information sa kanya at lesson sa kanya. Baka gusto niyong pag-usapan. Kung gusto niyong pag-usapan, just comment down below. At mamaya kukwento ko sa iyo, ayan, sa inyo, guys. So if you're not interested, I will not discuss it to you. Okay? By the way, ayan, habang naghihintay tayo sa ating comment sections, okay? We are papasok tayo sa ating syempre, pag-ayabang kulit yung mga customers natin. Ayan. Ay, si Bungie Perez. Yes, please, sabi niya, oh. Ay, sa Micor. Ayan, hi, shout out sa'yo, Isa Micor. O gusto rin nilang malaman. So, siguro mga 10 votes. 10 votes sa comment section. And then, kapag naka 10 votes tayo, so nakadalaw na tayo ngayon. Kapag naka 10 votes yan, sige, kukwento ko sa inyo. Ayan, syempre, baka yung iba ay naman pag-usapan. So, yun. Ayan, sige. Okay, magyayabang muna ako, guys. Okay, so, gusto ko i-congratulate si Mr. Francis De Vera, Package 5 from Baguio City. So, ito po yung aming picture. Ito, guys. Si Sir Francis De Vera from Baguio City. Congratulations and thank you for availing our product, no? Grabe. Alam nyo po ba si Sir Francis, ang bibili niyang machine, hindi lang isa. Hindi lang dalawa. But three. Three units ang bibili ni Sir Francis. Grabe, grabe to. So, Sir Francis, if you're watching right now, thank you. Thank you for availing our products. Ayan. Taga Baguio. Ayan. Pakita ko sa inyo yung face ni Sir Francis. Ayan. Isang simpleng mamamayan. But, grabe. So, sobrang inspired siya at i-start yung business natin. Tatlong water refilling station agad ang itatayo niya. Isa sa Baguio, isa sa Pangasinan, at isa sa La Union. So, tatlo yon. Next, si Marlin Covrero. Uy, nag-avail po siya ng bulilit machine ng Agusan del Sur, ha? Taga Agusan del Sur pa to. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Magandang tubig, Ma'am Marlin Covrero. Ayan, grabe, oh, di ba? Taga Agusan del Sur po siya, oh. Thank you very much for availing our bulilit machine. Ito yung machine na to, small but terrible. Ayan, grabe yan. Ang ganda ng performance niyan. But, syempre, at low price. Okay? So, ayan. Tapos, si... ngayon, update po pala, no? Ito kahapon to. Hindi ako napag-live kahapon. Pasensya na, no? So, after sale service, si Ferdinand Quinto, Package 7, igig. Ayan. Thank you very much. Na-deliver na, oh. Kumalis kanina. So, shout out sa'yo, igig, sa mga taga-igig Pangasin, Cagayan, Ferdinand Quinto. Ayan. At may delivery tayo ng mga stocks. Ayan. Delivery of stocks. Papunta ito. Ayan, no? Ayan. Sa Davao. Okay? Ayan. Dami, oh. Daming stocks. So, meron na po pala tayong mga dilaw na container. Ayan. Kung naghahanap po kayo ng yellow container, look at the man na nagbababa ng, ano, ng container natin. Dilaw yung buhok. Dilaw din yung container. So, ayan, ah. Binababa na yung mga galon natin. Meron tayong yellow container version. You have blue, we have green, we have yellow. So, yun yung mga meron ngayon stocks na nandito sa atin.
And also, we have the stocks of filters. Ayan, madami tayong stock ng filters. So, order na po kayo. Ayan, napakakulay ng buhay ng galon. Di ba? Ayan. So, ayan. Siyempre, sanay tayo ito sa blue eh. And also, we have stocks of membranes. Kung nakita niyo lahat ng membranes natin, may barcode. Di ba? May barcode lahat. All original, no? Walang pick. Okay? Walang pick. So, all original. Okay? So, yun yung mga stocks natin. Also, yan, binababa yung mga containers, yung mga housing. Apakadami. And shoutout na rin po kay Jonathan Agaraw ng Western Samar. Ayan, nakarating na po yung ating plug and play sa Western Samar ng package 7. Oh, ayan. Grabe, ang laki ng machines, di ba? Ayun, naka-box pa yung machines. Package 7. Adi Water Refilling Station. Ayan, powered by pambansang tubig ng Watermax Enterprises. Okay, so thank you very much po. Ayan, sa mga gusto mong pa-deliver ng tubig sa Adi Water Refilling Station located in Samar, Western Samar, no? Call the number 0920-746-03992. So, yun yung contact details nila. Okay? Ayun. Okay, next. Siyempre, dahil sa inyong patuloy na panonood at pag-share ng video ng Watermax Enterprises, of course, alam naman natin na ang paggawa ng video, this is monetized. Actually, namomonetize natin to. We are earning to these videos. And yung earn na kinukuha natin, nakukuha natin sa ating YouTube, because you're watching my video right now, nakatulong na naman tayo sa ating mga frontliner. Yan. So, palakpakan naman natin ang mga sarili natin. Yan. Para sa inyo po ito. Okay? Yung panonood nyo pa lang ngayon, nakatulong na kayo. Yung pag-share nyo ng video na ngayon, nakatulong na kayo. Pagpakipindot ng marami yung heart, nakatulong na agad kayo. Why? Kasi, ayan o, yung ating monetized channel, na itulungan naman natin, nakapag-donate na naman tayo sa headquarters ng Etchage, okay? 51st Engineering Brigade, no? Philippine Army, okay? Nagbigay tayo ng mist sanitation machine, ayan, powered by Watermax Enterprises, at thermal scanner. Yes, this is not for sale, this is free donation, okay? Donated by Watermax Enterprises. Ayan. So, ayan. Thank you for supporting our company. Ayan. And, ayan. Maraming pumupuso. Thank you very much sa mga hearts. At, syempre, sa mga sharer. Ayan. Uy, na may nag-share po. May nag-share. Sabi, Sir, magandang gabi po. Pwede po bang magtanong ngayon? Yes, of course. Cornelio Parana, you can ask the question right now. Ayan. Basta mabasa natin yan. So, okay, oh, 51st Engineering Brigade, MZAB. Ayan. Taga Etchaga, Isabela. Ayan. Ayan. God bless you po sa inyo, ha? Tapos, ito yung mga pictures, no? Para at least nakita niyo po kung saan napupunta. Okay? Ayan. And thank you also for sharing the video. Ayan. So, ito po, nangyari po ito nung 12, okay? Monday. So, today, ano naman nangyari today? Okay, today, gusto kong i-congratulate at pasalamatan si Mia Criselda Costo. Ayan, ng Mangaldan, Pangasinan. Nag-reserve po siya ng machine sa atin. Palakpakan natin. Yun. Thank you very much po, Mia Criselda Costo ng Mangaldan, Pangasinan for availing our products. Ayan. And next, si, of course, yung aking kaibigan, si John Eric Timicor. Ayan, nanonood siya ngayon, actually. Bro, thank you very much. Additional down payment nakalagay. It is already reported. Alam mo naman dito sa company natin. Pasensya na, lahat nire-report dito eh. Ayan. So shout out sa iyo, bro. Tapos kay Donna Uli. Ayan, ng Das Marinas Cavite, nag-avail siya ng package 9. Ayan, no, ang aming magandang kliyente. Palakpakan naman natin. Oy, bakit walang palakpak sa kaibigan ko, kay John Eric Migor? Palakpakan niyo si John Eric Migor. Ayan. Tsaka kay Doña Uli for availing our package 9. Palakpakan natin. Yun, Das Marinas Cavite yan. And then, sa Igig, syempre, binanggit ko kanina, nag-deliver tayo kahapon sa Igig. So, eto na po sila. Yan, almost done na. Okay, so ganyan na. Nakamask po silang lahat, no? Very professional, no? Sa installation ng Watermax. Okay? Installation na rin po kay Ma'am Sally Delicana. Ng package na package 9. Ito po ay taga Rizal.
Okay? So, palakpakan natin. Sally De Lecana. Ayun. Thank you very much for a bailing. And congratulations po at installation sa yung machine mo. Plug and play bound to Zamboanga City. O, imagine nyo, pumunta tayo sa Zamboanga and Bacolod, Negros Occidental. Ayan, no? Di ba? Palakpakan natin. Okay. So, dalawang makina yan ang pinadala natin. Isa sa Zamboanga City at isa sa Bacolod, Negros Occidental. Ayan. Watermax Truly, the number one water refilling station manufacturer in the Philippines. Ayan. And, syempre, dahil, syempre, tinatangkilik nyo po ang Watermax Enterprises, we are more able to help, as I said. Ayan. So, nag-donate na naman tayo ng dalawa. Okay? Dalawa. Not just one, but two water dispenser to our frontliner. Ayan. To Alcala Police Stations, palakpakan naman natin, mga taga-Alcala. Ayan. So, ano yung binigay natin? Dalawang water dispenser. Ayan. Na para sa ating mga kapulisan. Na ngayon ay... Grabe ngayon, pagkalat ng pandemic, no? So, syempre, sa pagkalat ng viruses, at least kahit paano, matulungan naman natin sila, di ba? Kahit paano, sa maliit na pagtulong, ayan ang magagawa ng Watermax. Dalawang water dispenser, yan. Dahil po yan, sa inyong panonood, sa ating YouTube channel, at sa inyong pag-subscribe sa ating mga videos, okay? Sa pag-like, pakishare, pakipindot po yung like button dyan sa ating channels, yan. And thank you, thank you, thank you for your support. Ayan. Live din tayo sa ating YouTube, no? Live tayo sa ating YouTube, live din tayo sa ating Facebook. And of course, sa Camarines Sur Installation, kay Ma'am Josie Nagatsuka, Package 9. Ayan, palakpakan natin. Yun, di ba? So, yun. So, yun yung update nyo, no? Batangas Installation, kay Francis Punsalan, Package 7 with Mineral. Palakpakan natin. Congratulations, di ba? Okay. So, yun po lahat ang update ngayong araw. And I hope napaka-fruitful at napaka-productive ng ating mga updates. Okay? Kung gaano, kung paano nyo kami tinutulungan sa aming negosyo. Yes, ang pagbili nyo ng machine sa Watermax Enterprises ay nakakatulong kayo sa aming negosyo. Opo, kayo po ang mga hero namin. And yung pagtangkilik nyo sa amin, of course, hindi natin nakakalimutan na sana tumulong pa rin tayo. Patuloy natin na tutulungan yung mga kababayan natin na front in a front line. Okay? Again, uy, may nagtanong. Sabi niya, "Hi, Sir Alfred." Sabi ko sa inyo, Kuya Alfred eh. Ayan, "Hi, Sir Alfred, good evening. Parang upgrade na kami. Lakas ng demand, iba talaga pag Watermax ang machine." Uy, palakpakan natin yun. Diba? Yung si Darline, no? Darline, no? "Sir Alfred, good evening. Magpapa-upgrade na daw sila ngayon, no?" O, di ba? Grabe, no? Watermax yan. Lumakas yung kanyang negosyo ng water refilling stations. Yan. Okay, backread lang ako, ha, guys, ha? Si Charina Aranda, "Good evening po, sir. Salamat sa laging pagsagot sa mga message ko at mga tanong sa machine ko." Oy, tapan. Palapakan natin. Charina Aranda. Ayun. Pakishare nyo po yung video. Ayan. So, maraming salamat po, no? Sa mga ganyang mga comment. So, yan pa lang po ay nagpapalakas sa amin na, na mabigyan po kami or kami mismo motivate ninyo na patuloy na gawin ang aming ginagawa. Erwin Briones, shout out sa'yo. Nagbigay siya ng palakpak. At sharer, si Alona Galura Santa Cruz, thank you very much for your sharing video, sa pag-share ng video. Ayan. Si Cornelio Parana, ayan. Nagtanong siya, "Yun pong kasing TDS ng tubig, tumataas kapag, ano? Tumataas kapag tumataas din ang TDS ng source." Okay, sige. Medyo interesting tong questions niya. So guys, live tayo, no? So sagutin natin yung tanong ng ating sharer. Cornelio Parana, sabi niya, "Yung pong kasing, sorry ah. Yun po kasing TDS ng tubig, tumataas pag tumataas din ang source. Purified po ang tubig, may problem po kaya sa makina namin?" Ayan. So sagutin natin ng isang mabilis lang yung tanong ni Sir Cornelio Parana. So sabi ko nga, ang video ko ay para lang ma-assist agad yung mga ganyang mga questions, no? So samantalahin natin. Guys, yung pagtaas ng TDS sa water source nyo, normal po natataasin ang inyong finished product. Why? Ba't ganon?
Kasi ganito. Kapag ang water source tumaas, ang membrane capacity, okay, natatanggal po niya is 98%. Okay, reduction potential nun sa ating mga machines. But there are some membranes na kaya po yung 99%, 95%. So, depende sa klase ng membrane na kinabit sa inyo. Now, kapag ang membrane tumataas ang reduction potential capacity, of course, bumaba din ang production yan. Yun. But in his case, ni Cornelio Parana, ang case niya is tumataas ang deep well source o yung kanyang water source, of course, tataas din yung kanyang product. Normal po yun. It's normal na nangyayari. Okay? So, hindi natin makokontrol yun. Unang-una, source ang problem. Eh, okay? Yun yung bigay ng kalikasan sa atin. So, hindi natin pwedeng mabago yun. Pag nagbago talaga yan, tumaas ang parameter niyan, tataas din po talaga ang parameter ng finished product. So, that's normal. Yan. Sir Cornelio, huwag po kayong mabahala. It's normal po, no? Nagganon talaga. So, yung machine niyo, kung makocompute mo naman, okay, makocompute niyo po yan. Kung pa... Pwede niyong compute-in sa, halimbawa, TDS niyan is 100 divided by 100 minus 98% equals. Kung ano ilalabas doon, yun na yun. Okay, so ganun lang madali. Madali lang ma-compute, okay? Yung ating production capacity. Okay. May share tayo. Ayun, magandang gabi, pwede magtanong. So hanggang doon lang, no? See you sa... Yana, ayan. Magkano po filter for alkaline? So, depende po yan. Depende po sa klase ng alkaline. No? Iba-iba po kasi. Arnel Betita, good evening. Kuya Alfred, yun, natumama din. Watching from Coron, Palawan, hoping po next year makapagtayo na kami ng water refilling station powered by Watermax Enterprises. Advance, palakpakan natin. Ayan, may share tayo si John Eric Micor. Ayan, may tanong siya. Blue and green. May blue and green. Of course, opo, meron tayong blue and green na container. Ayan. Grabe, sana all. Erwin Briones, Watermax lang. Sakalam. Ano yun? Sakalam, baka malakas. Baliktad na malakas, sakalam. From Pasig. Ganun daw yun. Thank you po, Sir Erwin Briones. Ayan. So, ayan. So, ayan. Dalawa yung nag-comment na gusto raw ikwento yung sinasabi ko sa inyong trivia na... Sige. Mukhang walang magko-comment yata ng ano? Walang magko-comment yata ng madami tungkol dun sa sinasabi ko. Ayan. Good evening po, Kuya Alfred. Ayan. Dahil po sa panonood ko sa inyo ay... Ano? Ay nakakasagot at nawala ng tabunan, sandali. Nawala. Ayun. Ayan, si Eugene Rante. Good evening po, Sir Alfred. Dahil po sa panonood ko sa inyo, ay nakakasagot at napaliwanag ko po ng maayos sa mga taong nagtatanong sa akin tungkol sa aking tubigan. Maraming salamat po sa mga ideas at kaalaman na ibinabahagi ninyo tuwing gabi. Oy, palakpakan naman natin yun, di ba? Yan. So, isa na naman natulungan natin, no? Na ipapaliwanag doon yun sa mga customers niya yung kanyang produkto. So, guys, yun ang importante, no? Sa negosyong ito, dapat talaga, kapag pinasok mo to, alam mo ipaliwanag sa mga customers mo what's going on? Bakit ganun ang panlasa natin? Bakit ganun may matamis, may masarap? So, yun. Dapat alam ng mga consumer natin yun. Okay? So, syempre, minimal lang naman ng kaalaman natin pagdating sa tubig. So, kung ano lang yung kaya natin na i-share, sa-share natin yan. Okay? I know, marami pa tayong innovations, marami pa tayong kaalaman na dapat i-share. Kaya lang, we cannot do it for... So, isang gabi lang. Di natin kayang gawin yun. So, don't worry. Dahil sa mga comment nyo ganyan, tutuloy-tuloy ko po itong live natin. Okay. Cornelio Parana, maraming salamat po, Kuya Alfred. Nag-service din po ba kayo kahit hindi po kaya ng, ano yun? Supplier dati. Sorry, ah. Supplier. Ah, baka supplier. Nag-service din po. Opo,
We do service, no? As long as you need our service, okay? Mapa-client ka namin, kahit di ka namin client, we can assist you. I-assist po namin kayo. And kung kailangan niyo po ang servisyo ng Watermax, yes, we can do it para sa inyo. Kasi alam naman natin, gusto natin makatulong eh. Okay? Joselito Arisgado. Hi, good evening, Sir Alfred. Kuya Alfred, watching from Masbate City, pa-shout out. Yan, si Joselito Arisgado. Ayun. Shout out sa iyo, sa mga taga Masbate ha. Magandang gabi at magandang tubig sa inyong lahat. Yan. Okay, so parang ayoko na yatang i-discuss tong ano ha. Yung topic natin ngayon ha. Okay, parang mas maganda mag-usap na lang tayo, no? Anong oras ba? Marami pa tayong oras eh. O 8:30 pa lang, marahaba pa, mahaba pa. Paul P. Sanchez, good evening po. Ano po ba ang budget meal package nito? Mamaya na yan, pag-usapan na namin yan, okay? So, since masarap ang kwentuhan natin ngayon, guys, gusto kong i-share sa inyo kanina, yung nangyari, okay? May nangyari na conversation between me and the client. Yan. So, ito ang istorya. Si client is almost na parang sumusuko na sininegosyo ng water refilling station. Why? Yan, why? So, ganito nangyari. Yung kanyang TDS ng water source niya is 800 ppm. Ang taas. But, bumili siya sa Watermax ng machines, so kinabit namin ang machines niya, at lumabas yung product na TDS-7. Okay? 7 na lang yung TDS ng product niya. So, nangyari, since 7 na lang yung TDS ng product niya, so ang ganda ng product niya. Comparing sa ibang mga water refilling station na katayo doon, kasi lahat naman ang source nila, almost 700 ang TDS. Ano? And then, teka nga, nabasa ko eh. Ang bilis matapos ng machine ko, malayo pa sa deadline pero naka-ready na for shipment. Thank you, Watermax. Tristan Anthony Virtudazo. Palakpakan natin. Ay guys, ito. Kwento ko lang na, mamaya na ako magbasa ng comment section kasi gusto ko syempre maging inspiration sa inyo to. I know, baka hindi ko masabi na ako ay good advisor, but siyempre, nabasa ko kasi yung mga, napanood ko yung mga videos ni Rednon Labrador eh. So, siya isang motivator. So, try natin maging motivator. Siya ay gym motivator, coach siya. Try na muna natin ngayong gabi, ngayong gabi lang, isi-share ko sa inyo kung paano ako naging biglang business coach kanina. Ayun. So, yun ang isi-share ko sa inyo. So, this time, business coach muna tayo. Okay? So, ganito po nangyari. So, feeling down na siya, no? Ayaw na niyang magbenta. Reason, ganun daw. May isang client, okay? May isang customer siya na nagreklamo sa kanya na yung tubig daw niya hindi masarap. Now, he's selling already, malakas na yung water station niya, actually. But may isang customer na nagreklamo na yung tubig daw niya hindi masarap. So, nag-uusap kami. Mahaba yung usapan namin, actually. So, the reason why, kung bakit naging mahaba ang usapan namin is, yan, sorry kay John Eric Micora, hinihintay mo yung layout kanina, hindi ko na ipadala ngayon kasi may mahaba kaming usapan. But actually, eto na. Ano nangyari po ganito? Naging parang usapan namin is heart to heart na. Okay? So, yung machine niya, technically, walang problema. Walang problema yung machines. Everything's working fine. But suddenly, biglang may nag-comment na sa kanyang water station na hindi daw masarap yung tubig niya. Sa dami niyang customer, sa 200 customer niya, no? He's selling already 150 to 180 container araw-araw. Pero may isang customer na nagreklamo na hindi daw masarap yung tubig niya. So, na-depress siya, parang ayaw na niyang magbenta ng tubig. So, ganun yung naging epekto sa kanya. Isa po siyang dating empleyado ng isang kumpanya, okay? Yun yung background niya. Ngayon lang siya nag-business, okay? So, commonly, karamihan po nang pumapasok sa water refilling station business, to be honest, hindi naman tayo business expert na. Hindi naman tayo lahat negosyante na. 'Di ba? Pagpasok mo sa water refilling station, hindi naman kayo. Minsan yung iba diyan hindi naman alam yung pagma-manage ng business. 'Di ba? Hindi naman alam kung paano tatakbo yung water station. Commonly lahat ng pumapasok sa water station inquiries, lahat po yan, sir, pasensya na kayo kasi bago pa lang kami sa water station, marami kaming tanong. Of course, ganun lahat talaga. So, kami po mag-a-assist lang po kami. Now, as sinasabi ko sa inyo, as a business coach, sinasabi ko nga, may isa lang nagreklamo and then na-depress na siya. So, isip to siya ng isip, Sir Alfred, how can I upgrade my machines?
How can I, paano ko papatamisin yung tubig? Is actually matamis na yung tubig niya eh. Kaya lang, dahil sa may isang negative na nagreklamo, dahil yung customer na yun nagreklamo, pumasok sa isip niya na yung tubig niya lahat, di na masarap. But actually, the rest of the customer, hindi naman nagkakaproblema, walang reklamo, at sinasabing masarap ang tubig niya. That's why, wala pa siyang 2 buwan ngayon sa negosyo ng tubig. Eh, ang lakas na ng business niya. Pero biglang dumating yung gano'n na may nagreklamo, para siyang na-feel down. So sa lahat na pumapasok sa water station business, alam ko ma-experience rin to. Lalo kung ngayon ka palang papasok sa negosyo, hindi mo alam kung paano tatakbo ito. Ngayon, biglang may nag-comment na gano'n, gaganyan na yung balikat mo. Feel down. Okay? Ngayon nangyari, magdamag daw halos, iniisip niya kung paano i-develop yung kanyang makina. Well, actually, the machine of Watermax works perfectly. Kung maganda na yung production capacity. Ba't ang nangyari ganito? Sir, sabi ko, so pag-uusap namin, so inisa-isa ko yung problem. So technically sa machine walang problema. Sa service namin, sa after sales namin walang problema. Everything's working fine. Actually, taga Malasiki lang siya. So walang problema sa lahat. Now, nag-downfall kami doon sa aming collaborations na ang problema pala is yung kanyang emotions. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng problema dahil ang mental na ang kalaban niya. Siya na mismo ang kalaban, sarili niya ang kalaban niya. Na iniisip niya na yung tubig niya lahat di na masarap. Kumbaga, nawala yung 100% confident niya, yung tubig niya masarap. Okay. Guys, ito. Sa lahat ng naging negosyo ng water refilling stations, i-boost nyo yung energy nyo. Ito, payo ko sa inyo. I-boost nyo yung energy ninyo na kayo ay yung dapat yung produkto nyo masarap, dapat yung tubig nyo matamis. So, yun yung gawin yung mindset. Ngayon yung mindset na yan, yung good energy na lilipat nyo sa mga tao, sa mga customers ninyo. Like I'm saying right now, na yung water refilling station na ginagawa ng Watermax, masarap kasi yun din ang energy at output na sinasabi ko sa inyo ngayon. Diba? So, kaya naisip nyo na matamis at masarap din ang tubig ng Watermax Enterprises. Although, sasabihin naman natin na pare-parehong tubig lang naman yung mga yan. Okay? Now, dahil sa ibinubus ko kayo, naramdaman nyo na, okay, maraming advantage. But, the thing is, sa ating emotions, tama dapat may goals tayo. Okay? The moment na bumili ka ng water refilling station, you are so excited. Diba? Hanggang maitayo mo yung water station mo. Nung maitayo mo yung water station mo, then, biglang may isang nagreklamo, gusto mo lang sumuko. So, parang mali. Parang may mali sa sitwasyon. Ano? So, ang mali, ang ginawa ko, hindi yung machine ang tinoroubleshoot ko. Oh, yun. Ang totoo nangyari kanina. Hindi yung machine ang tinoroubleshoot ko. Ang tinoroubleshoot ko kanina is the emotion of my client. Yung emotions, minotivate ko siya. Paano ba ma-overcome yung... Sobrang stress siya kasi nung time na nakausap ko. But nung nakausap ko na kanina, sabi niya, Sir Alfred, thank you at na-motivate mo ako. Bumalik daw yung dati niyang tawag dito, mindset na i-continue yung ganong mindset. So, ganun dapat ang mentality natin, no? Dapat kung paano ka nag-start, kung gaano ka ka-excited sa negosyong yan, dapat hanggang maitayo mo, dapat ganun ang mindset mo. Isipin mo palagi na yung tubig mo masarap. Isipin mo dapat yung deliver mo tubig malinis. Kumbaga, huwag kang ma-confuse. Huwag kang mag-isip na yung tubig mo hindi masarap dahil sa isang reklamo. Isa lang ang nagreklamo, but the 200 of your customer, walang problema. Gustong-gusto yung tubig mo. And then, gusto niya sumuko na. And then sabi ko nga, the end of the day, sinabi niya sa akin, Sir Alfred, Kuya Alfred, pasensya ka na kasi ganun yung naging mentality ko. Sabi ko, don't say sorry sa akin. Okay? Don't say sorry sa akin. Why? Say sorry to your wife, to your son, to your daughter. Doon ka mag-sorry. Bakit? Bakit ka kailangan mag-sorry sa kanila? Kasi you almost give up on your dreams. Okay? Nagtayo ka ng water refilling station mo kasi gusto mo sila mabigyan ng magandang kinabukasan. Diba? Am I right? So, yun po ang talagang kwan. Dati kang empleyado, isang peak salary rate. Ngayon, naitayo mo na lahat. Ito na lahat ang pangarap mo. Handyan na. And then, all of the sudden, biglang i-quit mo dahil sa isang bad comment. So, sabi ko, parang kailangan ikaw yung ayusin ko. Mukhang hindi yung machine ang kailangan ayusin namin. Ang kailangan ayusin ko, ikaw. So, inayos ko siya using motivation. So, minotivate ko siya. Sabi ko, dapat
yung approach mo sa mga customers mo, ganito. So from the beginning talaga. Tapos sabi niya, Sir Alfred, itong mga pinayo mo sa akin, bibit-bitin ko na ito hanggang pagtanda ko. Sabi niya, so grabe, yung puso ko noon na nung narinig ko yung mga ganong mga compliments. So ako mismo, sa sarili ko, I'm proud na isang pamilya ang nabago ko natin yung mindset. Kasi ulo ng pamilya yun eh. Head of the family yun, yung kausap ko. Now, yung mindset niya, gusto niyang i-give up yung kanyang negosyo. Pero kumikita ka ng malaki. Gi-give up mo because meron isang nagreklamo. So, yun. Don't lose hope, no? Guys, don't lose hope. Sa lahat ng negosyong papasukin natin, okay, guys, ito. Ang pag-inegosyo, marami po kayong struggles, maraming bashers na papasok sa inyo, maraming paninira ang darating dyan. But at the end of the day, kung sino yung merong pinaka, okay, pinaka-determinado at pinaka-matalinong pagpapasya, yan ang magiging tagumpay sa negosyo. Okay? Kung ang mindset mo is quit, quit the business, hindi ka magiging successful sa anumang negosyong papasukin mo kasi nagku-quit ka na. Okay? Ang mindset dapat ng mga negosyante o natin, okay, is kailangan determinado ka. Kailangan yung mindset mo, yung isip mo. Dapat kung ano yung goals mo, ito yung goals mo, stick to it. Don't let anyone napigilan yan. Okay? Don't let anyone na i-drag kanya pababa. Iyon ang mga sabi ko dyan. So, natutunan ko sa kanya, natutunan natin sa istoryang yan, guys, na sa negosyo, okay, hindi lahat, you cannot please everyone. Okay? Hindi lahat mag-say yes sa'yo. Not all. But eventually, kapag ka tayo, mabuti yung hangarin natin, no? Malinis yung trabaho natin. Okay? Determinado tayo na makapagtulong sa kapwa, makatulong sa ating mga kababayan. I think there's nothing wrong with selling water. Okay? Any businesses, magkakaroon kayo ng maraming competitor? Siyempre, pagko-competitor mo na, siyempre, that's also your, ano, di ba? Hindi naman enemy. Kumbaga, yung competitor mo, it's your rivals sa negosyo lang. Pero at the end of the day, dapat negosyo, negosyo lang. Pera, pera lang yan. Pera kayang kitain. Mga kaibigan, hindi. Yung mga taong kasama natin, hindi natin kayang palitan yan. Yun ang masasabi ko. Ayan. Grabe. Ang hirap pala maging motivator. Why? Kasi puro puso ang gumagana. This time, puso yung ginagamit natin sa pagpapaya sa inyo. Ayan. Uy, si Mary Grace Guevara. Yes, basher po ang kalaban, lalo na yung mga nasa paligid na sobrang inggit. Ayan. May payo dyan ng asawa ko. Kapag inggit, pikit. Yun yung payo ni Chef Ella. Pag inggit, pikit. Ayan. Pero yun, sabi ko nga sa negosyo, marami tayong makakaharap na obstacles. Kung ako mismo, no? Ako mismo, marami akong obstacles sa hinaharap. But actually, kung negative person ka, hindi kita magiging friend. Why? Kasi gusto ko kong kaibigan yung mga positive person. Bakit? Kasi yung mga positive people, mga positive person, they will lift you up. Okay? Tutulungan ka nila eh. Kasi positive person sila. Yung mga negative person, ayoko silang friend. Why? Kasi ayoko yung trash nila, sasaluhin ko lahat. You know what I mean? So, this is what I mean. Yung mga kaibigan natin, okay lang na magsabi sa atin ng problema. Pero pag dinibdib na natin, yun ang mali. Okay? Kasi napupunta sa atin ng trash. Now, the negative person, the negative people who are telling bad things about that person na hindi naman natin kilala at wala naman tayong alam doon, paano, di ba? They keep throwing. They're all garbage sa atin. Yung mga inggit nila, yung mga inis nila, they keep throwing to us. So sa akin, ayoko nang ganun. So ayoko pag-usapan pag negative. Pag positive, good. Yun. Pero I will tell you the negative side and the positive side. Yun. May mga kasi kapag positive side, eventually magiging masaya ka palagi. Yan, yan ang payo ko sa inyo. Kapag kayo ay laging surrounded by the people who are positive thinking, yung mindset nyo, kayo mismo, pati yung paraan ng pagkasalita ninyo, paraan ng the way you think,
magiging positibong tao kayo. So yun, that's my motivations ko sa inyo. Ayun, sinusubukan ko lang maging ano eh, maging business coach motivator. Any business na pasukin nyo, you should put the positive thinking na ito, kikita to. Yan. So dapat ganun. Kikita, pero you have to study harder. You have to learn. You have to innovate. You have to be unique. Okay? So